Champions. Hi mga kamangluluto, magluluto tayo ng simpleng-simpleng pichi-pichi. Meron tayong isa't kalahating kilong kamoting kahoy o balinghoy or kasava, yun ang tawag nila. Ngayon, binalatan ko na siya at hinugasan ng mabuti at ating gagadgarin na ito. Ingatan lang nating magadgad yung parang ugat sa gitna ng kamoting kahoy kasi iyon yung nagpapapait sa kamoting kahoy. I mean, nagpapapait sa cassava cake or sa pichi-pichi. Kapag hindi natin or iningatan natin itong magadgad, kahit hindi na natin pigain ang ating cassava kapag ito ay lulutuin na natin. Pero, ganun pa man, piniga ko na rin siya para sigurado na tayo. Ayan. Pinutol-putol ko ng medyo maliliit para madali siyang gadgarin. Pero kasi nung gumawa ako ng cassava cake last time, hindi ko na siya piniga kasi hindi naman iningatan ko itong magadgad yung ugat. Kaya hindi siya mapait. Oh, eto na siya. Nakita nyo na siya. Ang gandang tingnan, di ba? Ayan na yun. Nagadgad na natin siya. Piniga ko lang yan ng konti. Pero hindi lahat. Ang gagamitin natin, ayan. Ito yung mga food coloring natin. May flavor na rin siya nakasama. Yung isa, langka, orange, at buko pandan. Asukal, tubig, at ang ating lihiya or lye water. Lye or lye water. Pinaghati-hati na natin iyan para madistribute na natin yung mga flavor. Tinry ko lang naman yung mga flavor na ito pero okay naman. May kulay na siya at the same time may flavor na rin siya. Hinati ko siya sa apat na flavor. Tigda 2 teaspoon ang inilagay kong flavor. Ito naman yung orange. Yung kanina ay langka. Talagang totoong ano siya, totoong yung flavor niya, ganun din yung kulay. Ito naman ay buko pandan. Tigda 2 teaspoon. Ngayon, ang ating hulmahan ay gagamit tayo ng lianera. Yung iba, yung hulmahan na ginamit nila ay yung lagayan ng puto. Bale, ito naman kasi pangkain lang naman siya, hindi siya pambenta. Pero kung, pwede rin siyang ipangbenta kung gugustuhin ninyo. Ito na siya, na-distribute na natin siya. At yung mga kulay, ito na siya, ang ganda ng kulay niya. Nagpakulo na rin ako before. Bago pa natin, isa lang yung ating pichi-pichi. Nagpakulo na rin ako ng tubig sa ating steamer. At ito na siya, inilagay na natin. Isasalang na natin. At 30 to 40 minutes bago siya maluto. I-check natin siya para makita natin kung luto na siya. Ngayon, takpan na natin siya. After 40 minutes, eto na siya. Kaya medyo matagal kasi makapal yung ating ginawang pichi-pichi.
Eh, medyo matagal siyang lutuin. Ngayon, kung ang gagamitin nyo ay yung lutuan ng puto, mabilis lang maluto yun. Mga 30 minutes lang luto na siya. Ayan. Ito na. Napakasimple lang naman ang ano nito eh. Ng ingredients, sugar, lay water, food color. Yun lang siya. Tapos, tubig. Simple-simple lang ang ating mga ingredients sa paggawa ng pichi-pichi. Yung iba, ginagamitan na yung pang-toppings niya ay cheese. Yung iba naman ay nyog na ginadgad. Wala akong available ng nyog na ginadgad, kaya ang gagamitin natin ay cheese. Eto na siya. Ngayon, kung gusto nyo pang negosyo, pwedeng-pwede nyo ipang negosyo at paniguradong kikita kayo dahil ang cassava or balinghoy, murang-mura lang. 3 kilo, 50 pesos lang siya. Ayan. Soon, siguro gagawin nating negosyo ito. Ayan na siya. Luto na and ready to eat na. Thank you for watching, guys!